namin! Sinira mo ang bayan namin! Security! Nakakamali kayo. Hindi ko kayo kilala. Filipino Walhati. Filipino Walhati po ako. Taga Sitio Katapatan. Ito ang taong ito. Nagpunta sa amin. Nagpanggap na pare. Padre Mateo. Meron sa kasama yung anak niya. Yung Diego o Peter kung ano man yan. At yung isang isang to. Nagpanggap. Pangalan daw ay Hugan! Mga kababayan! Hindi ako. Hindi kami magdanakaw. Tiyak na tiyak ko na ngayon. Kung sino ang nagnakaw ng mga gold bars namin! Ng gold bars? Namin! Ano ba ang sasabihin nito? Mga kababayan, tingnan niyo naman ang ating mga matatanda. Lingapin natin sila, alagaan natin sila! Ang ating mga senior citizens! Huwag natin silang kakalimutan! Huwag natin silang papabayaan! Hindi mo alam kung saan ang galang ng yaman niyo! Tang! Mukhang malubha na yung pag-iisip. Ang kailangan ni Tatang ibigay! Kailangan niya ng doktor! Ospital! Dalhin si Tatang sa ospital! Dalhin ko natin siya sa ospital! Para kumalis si Tatang! Hindi mo kailangan yan! Hugo and Lena! Wala samahan kita sa presinto. Pagkawalan niyo ako! Doktor! Pagkawalan ba ako? Ano yan? Magpakalma lang yan. Huwag kayo matakot. Magpakalma! Alam ko, papatayin niyo ako. Matandang yun. Sino pa? Isang matandang may diferensya sa pag-iisip. Bayaran yun ang kalaban natin sa politika. Dok! Oh, ito na pala yung kamag-anak na matanda eh. Uy, discharge niyo na. Dok, pasensya na kayo. May depresya sa pag-iisip ng tatay ko eh. Sa susunod, huwag niyo hayaang gumagala mag-isang tatay niyo. Delikadong panahon ngayon. HD quality, ha? Take all the pictures you want. Ayan talaga ang governor ninyo. Bukas palad at handang ibigay lahat ng kailangan ninyo. Yes! Alam mo nang gagawin mo, ha? Yes, boss. Boss, wala ka nang dapat alalahanin. Hey, girl. Sure ka ba may shortcut dito? Yes naman. Ang labas natin dito, dun sa may entrance ang katabing subdivision ni Leah. Kala, liga na! Oh, careful sa sides, ha? Mukhang malambot pa yung ground. Oo, oh, ang putik pa. I have an eyes. May mata ako, no? Liga na. Hey! Oh. Don't freaking believe this! What's the thing? It's a freaking thing! Sandali lang po! Luigi!
Chairman. Magandang araw din sa inyo. Chairman, balita ko. Most outstanding barangay ang barangay nyo. Totoo po yun. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. At Hall of Famer po yung barangay namin. Wow! Talaga naman. Ang galing talaga ng leadership mo, Chairman. Gorgeous! OMG! It's so been so long! Hello, Honesto! Sana nga longer pa. Ikaw talaga ang sweet-sweet mo! Always jokes to me! Ikaw nga yung palabiro eh. Hindi sa araw na nakita tayo, di ba? Na-miss kita! Chairman, huwag nyo sanang mamasamain, Chairman. Pero hindi naman sa pumapartida kami. Gusto ko lang sanang isama niya kami mag-asawa sa pag-aaralan yung boto. Ah. Opo, Chair. Sige po. Mag-aaralan namin. Opo, Chair. Ayaw namin ng sulutan, suhulan at dayaan. Wala pong ganon. Malinis na eleksyon ang gusto namin, Chairman. Maigi naman kung ganon. Sa katunayan, Chairman, hindi kami tumanggap ng kahit anong pondo sa ibang tao. Wow! Opo, tama yun, sir. Para wala. No string attached. Purong serbisyo po nito. Papalakpak ako niya. Nanay, zombie! Ay, Elai, ano nangyari sa'yo? Aksidente po. Sinadya po. Aksidente sinadya? Mayroon man noon. Wait for me, ha? Wait here. I'm in trouble, trouble, trouble! Manong guard! Hurry! Sino man gumawa niyan ay dapat managot! Eh, sino nga bang gumawa niyan sa'yo? Si Leah po! Ah! Sorry po, ma'am. Sorry po. Sorry, ma'am. Tapi! Ang anak ko? Gagawin niya sa'yo? Imposible yan! Mr. Liar! Imposible naman na magsinungaling anak ko. Hindi ko alam, pero aalamin namin. Ha? Aalamin namin. Ngayon, kung sakaling ang anak niyo ang may kagawa nito, anong gagawin niyo? Dapat kung anong tama, kung anong patas! At ano yun? Trouble si Leah, magkakasama tayo. You mean makukulong din tayo? Oo naman, lalo ko na kasi ikaw ang owner ng car, kahit siya ang mag-drive. Hey, no! No way! There's Leah! Check the engine na! Oh my God! Tago! Go, go! Hugo! Saan ka pupunta? Dad! Anong ginawa mo? Dad, hindi ko naman sinas... Pumasok ka sa loob. Pasok! Tama bang ginawa mo? Habang naghahakot kami ng boto, ikaw naman tinibag mong lahat. Hindi ka ba nag-iisip? Dad, let me explain! Wala kang dapat ipaliwanag. Kahit paikuti pa natin lahat, hindi mo pwede ipagtanggol sa sarili mo. Pero Dad... Grounded ka na! Hindi ka makalabas ng bahay! Wala kang komunikasyon sa mga kaibigan mo o sa buong mundo! Isa kang kahiyang! Leah? O, Elai, wala mo masakit sa'yo? Wala ka bang pilay? Umubong? Wala na naman po. Yung kaninang masakit dito sa likod ko, eh okay na po.
Magpa-x-ray ka pa rin, ha? Baka mamaya meron kang nabaling buto na hindi mo lang alam. Si ate, bukas. Tay, paano yan? Ano pa? Ikakasuhan natin ang mga liar. Ano akala nila? Makukuha tayo sa areglo? Mabuti kung magpa-areglo sila. Eh, ang tataas at ang yayabang ng mga taong yun. Naniniwala ako na hindi mo sinasadya. Hindi naman talaga. But Dad refuses to listen. Miss, understanding lang yon. Misunderstanding? Winasak niya yung self-esteem ko. He made me feel like I'm worthless. Stretch out lang ang daddy mo. Ha? Intindihin mo na lang siya. Alam mo, pagtapos na lahat to, tapos nanalo na si daddy mo, magiging masaya na tayo ulit. Really? Leah, dapat humble ka kasi tatay mo yun eh. Ha? Hindi naman ako makikipag-away kay Dad. Kaya nga, sa ngayon, makikisama ka na lang muna, ha? Tapos, maayos din yan sa tatay mo. Yung sa inyong dalawa. Ha? Ano? Sinabay pa kasi sa eleksyon. Kaya doble galit ni Hugo Liar. Masamahan ito sa reputasyon nila. Ako naman, hindi ko unahin ang reputasyon. Unahan ko ang problema ng anak ko. Kakausapin ko at tutulungan ko siya. Eh, baka naman talaga malalim ang pinanggagalingan niya. Hindi mo talaga masasabi na pera ang sagot sa problema. Mamigay naman tayo ng mga kabuhayan showcase. Ha? They actually, matalino ngayon ang mga botante. Eh sure, tanggap sila ng tanggap kung anong pinapamudmud ng mga kandidato. Pero sa araw ng eleksyon, posible, iba pa rin yung boto nila. So paano? Ang laking damage nito sa image ko! Isa lang ang nakikita kong paraan para mabawi niyo yung boto. Paano? Bumangon kung saan nadapa. Paano? Gamutin kung saan nasugatan. Paano nga? Kayo ang nagkamali. Kayo dapat ang humingi ng tawad. Ano? Grounded. Ba't kailangan pa sumama dito? Huwag ka na magtanong, Leah. Sumunod ka na lang. So, ito ang tinatawag yung cooperation. Yung makita sa tao na buo tayo at happy. Kalma lang, boss. Kalma lang. Huwag umiksena dito. Remember, dapat ikaw ang epitome ng level-headedness. Calm under pressure. At mapangkumbaba. Yeah, right. Alam mo nang gagawin mo mamaya, di ba? Ilang daang beses na natin na-practice to. Basta, remember, act sincere. Tao sa puso. Para mabawi natin ang maboto. Tayo na! Bilis na! Thank you.
magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sana napatawad din na 10 ng aking pamilya sa nangyari. Alam ng Diyos ang laman ng puso namin lahat. Elai, nagkamali sa'yo ang anak kong si Leah. Lahat naman tayo dito nagkakamali. Tao lang. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo ako. Kahit ito. Kiss with you. Boss, hindi nila kinakagat yung drama mo. Kiss with you. Sa harap ninyong lahat at sa harap ng Diyos, para mapatunayan na tao sa puso ang pagsisisi ng pamilya ko. Mula sa oras na to, ay inuurong ko ang aming kandidatura, pati ang aking may bahay na si Lena. Ang masasabi ko lang, eh ang OA. May paluhod-luhod pa. Pag sinabi ko kayang dumapa sa putik, gagawin kaya niya yun? Alata naman palabas lang ang lahat. Peke-peke. Sana hindi sila manalo, no? Kung hindi, kawawa yung bayan natin. Magiging bayan ng mga plastic. Plastic po? Sabi po ni Mrs. Romero, huwag na po mag-plastic para po sa kaligkasan. Tama po. Ang plastic, kahit saan, kahit kailan, masama. Sa tingin niyo po, eh totoong aatras sila sa eleksyon? Kung pabayaan mo na nga sila, bahala sila. Alam mo, pagdating sa mga liar na yan, hindi mo na alam kung anong totoo sa hindi. Nagsampa na kami ng demanda. Siguradong hihingi ng areglo ang mga liar na yan. Subukan lang nila, Tay. Siguradong mapapaya sila. Boss, mabuti hindi ka hinamatay kanina. Halata-halata ako, nanginginig yung laman mo eh. Nervous ba yun? Anong nervous? Gigil yun, kaya nanginig yung laman ko. Pero yan mo, lumuhod ako sa harapan ni Lemuel. Eh, ano nga yun, Hugo? Totoo ba yun? Aatras tayo sa eleksyon, paano na yung pinaghirapan natin? Liar pa rin! Mga kababayan, anong gulo to? Narinig namin ang pag-atras ninyo. Hindi kami makapapayag. Kayo lang pinapaniwalaan sa bayang ito! Totoo ba ito? Opo, totoo! Hindi talaga tumitigil ang suporto niyo sa amin. Ano yung sabi mag-asawa? Ang tao na nagdesisyon dahil sa pagmamahal namin sa inyong lahat, ituloy namin ang laban! Chairman! Oh, nabalitaan niyo ba yung nangyari? Ano yun? Kailangan mong matuto ng leksyon. Pwede naman hindi siya ipakulong. May mga... Driving without a license, reckless driving, oral defamation, physical injuries. Napakaraming kaso pala na yan. Pero hindi naman lahat yan na reklamo ng mga galang.